Makikita mo yung priority ng Miami Heat sa depensa rito sa huling mga minuto ng fourth quarter. Yun syempre ay ang protektahan ng loob kasi doon talaga kumukuha ng puntos ang LA. One of the worst three-point shooting teams nga rin tong Lakers ngayong season at second to dala sila sa buong NBA. Kaya tignan nyo, tila umusog sina Jimmy at Bam dito sa pick ni Wood at parang binibigyan pa ng espasyo si LeBron na tumira ng pull-up three. Noong nag-re-screen sila, ginawang priority naman nila tong rolling na si Wood. Si Jimmy at Bam tila nagko-commit na sa kanya. Kaya rin po nakalayo si Bam dyan kay LeBron dahil nakiharang din po itong si Hero kay LeBron preventing him na maka-attacking nga kasi ang dami na niyang bodies na nakikita. Okay lang din ang pwesto ni Hero dyan dahil one pass away lang siya sa corner shooter na si Reddish. Sa mga ganitong pagkakataon, pwede sanang sigurong mag-cut si Reddish. Pero dyan, hindi na niya ginawa kasi nagkaroon na sila ng miscommunication ni LeBron dahil sa pagkakakat niya earlier. Pero all goods lang, nagsettle po si LeBron sa jumper na ito. Dahil nga rin walang AD sa court, malamang ang atensyon ay nakay LeBron talaga. Dito binibigyan siya ng isolation kontra sa mas maliit na si Richardson. I think kung ito rin ang ginawa nilang play sa pagtatapos ng laro, mas may chance pa si LeBron na umiscore. Kita niya kasi rito yung lahat ng kalaban, kesyo dito sa top of the key man or across the court. At kung may mag-help tulad nga nito ni Bam, di madali lang niya mapapasa ang bola sa open man. Handang-handa rin sa help defense tong Miami, pero this time ay na-overpower po ni LeBron tong defender niya. Now sa mga natitira nating clips mga idol, puro tres na to ng Lakers na obviously ay walang pumasok. And pag-usapan natin sa comments mga idol kung tama lang ba tong ginawa nila or baka may better option naman. Take nyo rin syempre into consideration na isa lang po ang lamang nung hit, so any field goal ng LA dyan means nalalamang na sila. Tulad nga rito na binababa ni AR ang bola and si Wood hinihingi na to kasi malapit na siya sa loob. Sino ang posibleng tumapat sa kanya dyan? Itong si Kyle Lowry. Nakita rin po ni Jimmy Butler yan, so nag-rotate din siya sa loob. Protect the paint talaga tong hit. Pero if mabigay man kay Wood dyan, kung hindi man siya makakascore, baka makasungkit pa siya ng foul dahil galing nga silang lahat sa takbuhan. Alanganin lang kaya ito kaya hindi na ibigay ni Reeves, ewan. Pero okay lang din naman yung naging tira na to ni LeBron. Yakang-yakan niyang ipasok yan, kaso ayun nga. Less than 90 seconds na lang to sa laro and ganito pa rin ang score, 1-point Heat lead. And ayan, may double stagger screen ng LA para kay Reeves. Medyo iba ang trato ng Heat dito kay Austin kasi okay naman na shooter to. Struggling early nga lang. Kaya si Hero ay nilalabanan ang mga screen na yan at pilit bumubuntot doon sa ball handler. Madalas din ginagawa ng Heat yung ganitong klaseng play, so kabisado na rin siguro nila kung paano to babantayan. Manonotice natin dito na wala namang humaharang sa harapan ni Reeves, walang pressure. Pero syempre, itong mga ito ay handang humarang once lumapit pa siya. Sinusubukan na naman nila na isecure naman itong si Wood and itong si Butler and Bam ay andyan sa paligid niya para sa posibleng pasa rin. So like we said kanina, loob talaga po ang gustong bantayan ng Heat. Pero yan, hindi nga inatake ni Austin yan, pero nagsettle naman siya sa ganitong attempt na parang may mali pa sa foot placement niya. Gusto naman po patapatin ni LeBron tong si Hero sa kanya. Syempre, madali lang para sa kanya na bungguin to. Pero ayaw naman mangyari syempre ng Heat yon, kaya si Jimmy ay hindi rin siya nilulubayan. Libre ba si Reeves? Oo naman. And kayang-kaya rin naman niya to itira talaga. Nakita natin dito sa Pinas yan eh. Pero sa tingin nyo ba, better option pa kaya kung ipeke niya to sabay kunin tong driving lane niya sa loob? Type nyo sa comments mga idol. Hindi na bago rin yung ganitong play ni LeBron para sa Lakers. Alam mong kapag winning time, kukuyugin talaga siya ng depensa. Ganon ang nangyari sa play-in last year. And ganyan na naman po ang nangyari sa laro na ito ngayon. Good play ba ito? Oo naman. Quality shot ang nagawa nito. Hindi nga lang pumasok, pero kung ako ang tatanungin ha, no hate naman tayo rito, mas gusto ko pa rin na siya yung kumuha ng last shot kahit ilang tao pa ang sumalubong sa kanya. Sa akin lang naman yon, pero like we said, good play pa rin talaga, wala namang mali sa ginawa niya. Masiwala lang ako na si LeBron or si AD kung andyan siya sa court yung titira kaysa kay Cam Reddish na isang 15% shooter ngayong season. Kahit nasabihin mo pang ambigat ng depensa, I'll take that risk. Dagdag na rin natin na maaaring mag-drop pa si LeBron dyan kay Christian Wood kahit na medyo risky rin.
Yup, yung huling apat na attempts po nitong LA ay puro 3. Which is sayang nga kasi hindi naman nila kailangan talaga ng 3 sa mga panahon ay yun. Isang atake lang or layup or kahit ma-foul lang ay okay na. Pero ganun talaga, almost good looks naman din yung mga yun. Sadyang hindi nga lang pumasok. Weakness talaga nila ngayong season ang 3-point shooting. Statistically rin, ang best shooter nila so far ay si AD na shooting 42.9% mula sa 3, pero bihira lang naman siyang pumukol doon. Doon pa lang mga idol, alam mong may problema na. So solid defense din syempre sa Miami Heat dahil protect the paint, malala talaga sila. Pero okay ba mga idol, sa tingin nyo, ayos lang ba itong ginawa ng LA or may mga better options sana silang ginawa? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.